crush no. Kay Pai na rin. Astig. Sulit na nakita natin na silip natin yung unit ni Boss Alpone, no? Pakita ko ulit sa inyo. So yan mga Repa, nandito pa rin tayo sa NGO Philippines na ginaganap dito sa BRC, dito sa Rosario, Batangas, no? So ito yung matagal nyo nang nire-request, gusto nyo masilip yung unit ni Boss Alpone. Nandito, lumapag siya ngayon, din nagpaalam mo kay Boss Alpone kung okay lang na ipasilip ko sa inyo yung unit niya. Then lang yung pumayag siya. Silipin natin kung ano ba yung PSA mga nandito. Ito yung unit ni Boss Alpone. Ayan. Isa-isay natin yung mga piyesang nakakabit. Dito muna tayo sa braking system. Siyempre, paborito ko ito. Ayan. Naka-gold pin. Alam nyo na kung ano yan. Kabila, Koken. Yan. Hindi ako aware sa Koken, sa price niya. Hindi ko pa siya napapag-aralan. Then, braking system niya sa baba. Gumamit siya ng Moto 3. Hindi ako nagkakamali, Moto 3. Then, sa kanyang caliper, gumamit siya ng tinatawag natin na Turtle. Ayan. Medyo masakit presyo niyan. Hindi ko nalang babanggitin yung price. Pwede niya naman i-search sa Google or magtanong kayo sa mga kilala niyong builder or mga Taikonship enthusiast para magkayo kayo ng idea sa price. Kung magkano ba si Pagong. Ayan. Sakit, no? Then alam ko itong host na to is natatanggal to. Tapos may pinapasok pa dito na parang pin. Not sure kung kinabitan yan. Kasi alam ko medyo mahal yung pin na yun, eh. Taas ang value nun. Then, light and front shock. Wave. Kung di ako nagkakamali, wave. Siyempre, pag nag-wave, light and front shock siya, gagamit siya ng wave na hub. Pag gumamit ka ng wave hub, yung disc mo hindi tatapat sa caliper mo. So, naglalagay tayo ng tinatawag natin para pwede natin siyang tawaging spacer para umangat yung disc mo at tumapat ka dun sa caliper mo. Then dito, nag-CA lang siya. Ayan. Then nag 4590 sa gulong ng check natin ang brand, B-Rubber. Seitan. Then isa pang masakit-sakit, ito, sana all na lang. Naka all-in stock. If hindi ako nagkakamali, magnesium. Legit yan. Paano ko nasabing legit? Texture ng legit. Pagtitingin kayo ng peke sa urig, yung urig, medyo, kung nakapapansin nyo sa camera natin, madumi yung kulay niya. Ayan. Yung fake niya kasi is sobrang kintab, parang ganito yung kulay ng kanyang ano, ng copy. Pag urig, ayan, madumi ang kulay. Parang hindi nililinisan. Legit yan. Ang price niyan, pwede ka nang bumili siguro mga 2 NMAX kung di ako nagkakamali, or higit pa. Then naka-alloy T-post na rin si Boss Alpone, no? Simple lang yung build, no? Pero yung pyesa madugo. Mamaya ako na papakita sa inyo isa pa niyang binago dyan. Mapahuli natin yun. Ayan. Then size ng gulong sa likod, malamang nag 6080 to. Tama, naka 6080 nga. Naka 6080. Sa size ng rim, not sure kung 1.6 kasi malapad siya, eh. Sakto lang siya doon sa gulong niya na B-Rubber Seitan, lumapad. So, kung hindi ako nagkakamali, baka naka 1.6 tong likod. Kasi lumapad na yung gulong yun. Sakto-sakto lang yung tabas, oh. Ayan. Then sa mga bolts, CNC. Then ito yung pipe namin na market niya. Doon sa mga fanatics ni Boss Alpone, ito yung pipe namin na market niya. Yan ang kinabit niya dyan. Ganda, no? Naka-high mount. Ang taas nyo. Yung pag may inangkas ka, pwede na siyang mapasok. And makina tayo.
naka CNC block. At nag-upgrade talaga siya sa makina. Nag-FI na siya. Ayan. Gawa ng Project FI. Ayan. Stig, no? Ang laki na ng pinagbago niya. Nung una ko siyang nakita, hindi naman siya ganyang kadiin. Ngayon talagang diniin niya na. Hindi ko ito ganong napapansin pag dumadaan ako sa shop ngayon. Hindi ko masyadong nakikita. Gas tank. JRP na siya. The new box, syempre JRP yan, tinabas para lumusot to. Comment nyo na lang kung ano bang tawag dito. Wala akong idea kung anong tawag yan. Basta ito, alam ko fuel injector to. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito sa malaking to. Ayan, yung kulay pula na yan. Flat seat, syempre. Ayan. Yung nilabas niya ang limited edition ng JRP flat seat. Dry carbon na may signature niya. Ayan. JRP X Boss Alpon. Magura. Ayan. Sa ano to? Ito yung Quicktron niya na ginamit, Magura. Sa switch, wala akong idea kung anong brand siya ng switch. Pa-comment na lang doon sa mga nakakaalam kung anong brand ng switch to. Then ito, alam ko parang pinalitan lang eh. Bata po. Wala pang 1 kilometro tinatakbo. Grabe naman, no? Angas, no? Then tapet cover. Na, malamang JRP ang ginamit niya kasi endorser siya ng JRP product. Then sa engine support, check ko ha. Tatansyain lang natin. Parang nag 2.5 siya sa engine support. Not sure kung 2.5 or plus 2. Kasi nagtabas na rin siya dito eh. So may chance na nasa 2 or 2.5 yung kinabit niya na engine support. Sa load, wala akong idea sa load. Busy kasi si boss, so pinasili ko lang sa inyo yung unit niya. Tingnan ulit natin ha. Hanapan natin ang magandang angulo. Ayan. Ganda, no? Ang diin ng pyesa. Then, suspension. Bago natin makalimutan, Nitron. Sa sukat, not sure. By the way, Nitron nga pala is made in Japan. Then, light and half crank. Not sure sa panggilid kung anong laman. Pero nakita ko naka-degree. Ayan o, naka-degree siya. Then malamang naka-regroup din yung ramp ball niyan. Hindi natin alam kung ano yung kombinasyon niyan. Stig, no? Brake arm na ginamit niya. Takaigawa. Brake arm. Lakas, no? Naka-FI na rin. Stig. Sulit na nakita natin na silip natin yung unit ni Boss Alpon. Na yan, no? Pakita ko ulit sa inyo. So, dun sa mga nagre-request sa akin, nagko-comment sa channel ko, nagme-message sa page ko na silipin natin yung unit ni Boss Alpon. So, ayan, napagbigyan tayo, na ipakita ko sa inyo yung kabuuan ng alaga niyang unit. Diba? So, yun lang. Hindi ko napabahayin yung vlog ko. Gusto ko muna magpasalamat kay Boss Alpon. Pinayagan niya ako may feature. Itong kanyang Mio na sporty na naka-FI na. Grabe. Sa mga nakita kong pyesa, medyo masakit sa bulsa. Ang ganda. Madiin yung pyesa, no? So, shoutout Boss Alpon. Salamat. Dito ko natatapusin yung vlog ko. Alvin Moto Vlog. Lagi nagpapaalala. Ride safe and peace out.